she will be released this October. Soon, mamalalaman po nila. Siyempre, ang gusto ko ng bumitaw ay isang kantang sinulat to in English. Yung verses, kung anong naramdaman ko talaga when on that day, galing yun sa journal ko. Well, it was translated in Tagalog. And then, dinagdagan pa ng masasakit talaga na lyrics. And a music producer ko dito ay si Sir Jonathan Manalo. It was translated by my manager, Michiko Unso, into Tagalog. Kasi English nga siya lahat. Kung pwede lang i-translate ko lahat. Pero hindi ko kaya. Pero alam ko, the thought of that song nang gagaling din kung saan ako galing. Itong song na to, ito lang yung song na... nag-collaborate ako with Mr. Jonathan Manalo. So this is the song. So ito yung pinili talaga ng Star Music na going single for that album. Pero meron pang ma-release, meron pang apat na kanta na maririnig nyo sa album. So abangan nyo po yan kasi i-release ng Star Music yan. I'm just very fortunate that ABS-CBN Star Music really still believe in my talent na Sheryn, you can still do that. Kasi sa panahong hindi na ako naniniwala sa sarili ko, nandyan sila. Even my management, ang March on Entertainment, nandyan sila to really push me. Now, you still can do whatever you want because you have that passion in singing. So, meron pa. Kung baga sa buhay, no, Sheryn, may asim ka pa sa pagkanta. Ito yung ano kasi, di ba, love, music. And so for the music, love, hope, healing, and inspiration. So, yung healing party ng concert na yun. Party, may part siya na pang healing na a situation. We talk about healing, something like that. And we sing some songs for healing. Kumbaga, it's not necessarily a praise song, kundi inspirational song din. So, yeah, hindi siya, kumbaga, hindi siya parang heal song. Party-party siya. Kumbaga, bits and pieces of the love united. Kumbaga, in general. So, party siya ng general na love united. Talaga yung adjustment, no? Kasi, ang hirap. Actually, we talked about it. Na ang hirap kasi wala akong audience na nakita sa mata, wala akong kinakantahan, kundi puro pula ng camera, ilaw ng camera. At ang nakikita ko mga tao, naka-uniform, naka-PPE pa lahat, parang feeling ko nasa operasyon ako. Yung mga ganong level, yung mga nasa operasyon pa ako dati, nasa surgery ako dati, nakita ko yung ganon. But you know, it's just... Pero iba yung feeling. Basta may support lang kahit konti lang ng mga tao, like direct alcohol na nakakaway lagi sa akin, kaya mo yan. Before ata, kaya mo yan. Isipin mo lang na sobrang daming tao. So iniisip ko lang talaga, pinipikit ko yung mata ko, didilat ko ng mata ko, pag dilat ko, wala namang tao. Alam mo yung mga lang level. Yung adjustment ko, iba. Kasi nga, we musicians, mahirap kung walang taong tinitan, audience, palakpak ng totoong audience. Diyan kami humugot ng lakas at motivation eh, para mas kakanta pa talaga at gagalingan pa talaga namin. But so far, this pandemic, marami ng beses din akong kumakanta na walang audience, nakayanan din naman. Do you also have some interest or you also enjoy K-pop or any Korean song? Kasi you know how Filipinos are, especially the kids. Oh yeah, like I heard a lot of songs from the BTS, ganyan. Gusto ko BTS din kasi napakilala nga sa akin, gusto ko yung, basta gusto ko silang lahat. They're so cute, they're all so cute. I like their outfits. K-pop in general, gusto ko sila kasi parang nag-evolve talaga sila. Actually, na-influence nila whole world, even in America. May mga puti na gustong-gusto yung K-pop. And I like their style na parang for sure alam ko naman, alam natin kung gaano nila winowork lahat. Gano'n sila nagtrabaho for that image nila at sa success nila. And they're an inspiration. Like, they're inspiration siya ng lahat. Yes, ang susunod naman na magtatanong, Sheryn, ay wala ba kundi si Alan Sangkon of StarsPhotog. Hi, Alan! Kuya Alan! Nice to see you again. Good evening. Hi, sir. The legendary Alan Sangkon. Legendary talaga. Nung bago-bago ako, sa kanya ko nakwento ang mga eksena. Charing! Kinukwento ko dyan. Sharing yun naman. Nice to see you, Sheryn. Nice to see you, Sir Alan. The last time we talked dun sa ano ba pa eh, no? Yung live concert mo mismo, di ba?
yung yes, yeah, the music museum to. Music that was museum last year. Okay, so ngayon yeah, parang digital na tayo ngayon, parang mm-hmm, even sa mga press ko natin virtual na. Correct. So ngayon uh-huh, about dun sa concert mo, aside dun sa mga sabi mo dadalhin mo kami on concert stage, ano pa yung ibang mga aabangang mga eksena mo dito? Makikita ba namin sure, na ibibitin ka rin dito ng patiwarek? May mga ganun ba? Harness! O, kumakanta ka ba ng hinahagisan ka ng mga balde? May mga ganun. Tulad ng... If only nagawa namin, yung parang gagawin namin. Parang, hindi, pero dito kasi, hindi lang kasi ako ang magpa-perform ito. We have guest performers. So, etong sila, si Easy Mill. Si Easy Mill, kilala natin, napakagaling na rapper din. Naging internationally known na rin siya. Hinahihina siyang ganun. Pero dito sa concert na to, marinig niyo po si Easy Mill na hindi magra-rap. Gagawa siya ng ballad with me. Wow. Diba? Yung parang, na-imagine mo yon. So curious ka, manood ka talaga. Tsaka, syempre ang TNT Boys, kung makita mo yon, malalaki na sila. Ibang level na rin ang singing nila. TNT Boys, si Froylan Canlas ng TNT. First time kong makatrabaho sila. Alam, ang galing-galing. Sobrang galing nila. And then, itong 7-year-old na si Kayla Francesca, she's from Virginia Beach. She's only 7, pero for me, she's like a child prodigy. Ang galing. And si H-Bomb, I didn't expect na mag-perform siya ng ganun, ang galing-galing talagang mag-rap. If only I can do that rap. So, ano rin, tanong ko rin, Sheryn, kumbaga kasi parang, nung time na nagpunta ka rito sa Pilipinas, para i-push mo yung career, di ba? Parang dumating naman yung pandemic, di ba? Dumating naman yung pandemic. Parang dumating ba sa point na parang may hesitant na parang, ay, bakit nandito ako sa Pilipinas, inabot ng pandemic? Parang may bala ka bang bumalik sa ibang bansa? Or talagang ipupush mo pa rin in spite of the pandemic yung career mo dito sa Pilipinas? Singing career. Alam mo, that time after the music museum I had, ng concert, na-lockdown ako. So, merong feeling na parang, oh, what's next for me? Nandito ako, gusto kong magbalik, gusto kong mag-comeback. So, what happened? So, parang, pero inisip ko na lang, hindi ako nag-iisa. Lahat ng musikero, lahat ng performers, lahat ng tao sa buong mundo ay apektado. So, inisip ko, I'm not affected na lang siguro. But then, pandemic really gave me a great opportunity also to learn more about the Philippines, again, music, wise, na-learn na adapt ko yung streaming, na-adapt ko yung ma-help ng charity concert through streaming on Facebook, lahat ng digital streaming platforms. Alam mo yung parang naisip ko na pwede pala, kahit na pala hindi ako sa stage, pwede lang palang online. So, in-adapt ko, nakikijoin ako, kumbaga, ito yung sinabi ko, kailangan maging updated kung anong bago. So, in-update ko yung sarili ko. Oh, why we need to use technology right now, nowadays. Kumaga, yung question ko is related to that answer na sinagot mo. Ano yung mga learnings mo during the pandemic, personally? Yeah. Ang learnings ko na, well, you have to really value everybody in our lives. You have to value each person sa buhay natin that time. And value kung anong meron ka ngayon. I learned how to save. I really learned how to save. Ang ano lang, the sad part is like, hindi ko pa nakita yung anak ko from the States. I mean, hindi pa ako nakauwi. Since nag-lockdown ako dito, hindi ko pa nakita si Sweetie. So, through technology naman, nagpapasalamat ako kasi halos everyday kami nag-uusap, we text each other. Hindi nga ako naka-join sa birthday party niya, nung 18th birthday niya, and then yung confirmation niya. So, well, through technology, nagabayan ko rin naman siya. And then she said, it doesn't make you less of a mom kahit technology lang tayo ngayon. So, yan ang naano ko sa pandemic na, even if magkalayo kami, nandyan pa rin yung pagmamahal kung totoo ang pagmamahal. So most probably, anytime kapag pwede na, babalik ka pa rin sa ibang bansa to see your daughter. Yes, I miss her so much and I really want to see her again. Okay, soon. Congratulations, Sheryn. Nice to see you healthy. And thank happy. You. Good luck to your concert. Thank you, Sir Alan.
Gusto ko lang itanong, Sir Aaron. Ako personally, di ba sabi mo nga po, nasaksihan natin yan from Star in a Million and Everything. Hindi ko lang matandaan kung nabigyan ba ng answer dati ni Miss Sheryn ito. Di ba yun dun sa announcement sa Star in a Million yung the grand champion is Eric Sanz Gumanon, di ba? Eh, si Miss Sheryn. Di ba, Miss Sheryn? Gusto ko lang itanong. Di ba parang ikaw yung, di ba totoo to, consistent, numula simula hanggang dulo, number one top talaga lagi si Miss Sheryn. Tapos nung nag-grand final si Eric na, Miss Sheryn, gusto ko lang malaman, ano talaga yung naramdaman nyo? Ito po ay pass naman na ano. Gusto ko lang malaman dahil ito media ko naman pag-uusapan. Ano pong kwento doon, Miss Sheryn, sa likod na parang nagulat-gulat mo kayo. Di ba, Sir A? Gusto ko lang malaman. Kasi syempre parang, pinanood ko kasi sa YouTube, sabi ko, ay kabog, bongga yung, di ba sa mga beauty queen, pag na-announce ka, pag nag-winner kayo, ganyan, tapos yung sa inyo, parang, di ba? Because, at that time, I don't know, like, I'm just gonna say na, honestly, may narinig ako that time, November pa lang narinig ko, that was January, right? Yung competition, yung finals, pero November pa lang narinig ko, parang gusto nilang lalaki papanalunin. So narinig ko the winner, blah blah blah, and then nakita ko si Eric, oo nga, lalaki talaga yung pinapanalo nila, totoo. Pero hindi naman ako talagang bitter noon. It's just that parang feeling ko na disappointed ako sa sarili ko. Ano bang ginawa mo, Sheryn? But parang failure ka na naman, ganun. Loser ka na naman. Ganyan yung feeling ko. Kasi ganun ka-bitter yung feeling ko for myself. Hindi dahil sa natalo ako kay Eric. Si Eric, doon ako nagalit kay Eric. No, it's not his fault. So probably, sabi ko, ginawa mo bang lahat? Parang nandun na sa isip ko, ganun. Na-disappoint ako because parang feeling ko, that time, ha? I really wanted to win. I needed money. Kakapangan ako lang. Kailangan ko ng pantaya per gatas. Kaka-close lang ng Cebu Plaza Hotel na tinabahuan ko. Ang naisip ko, ano ang ibibili, pambili ko ng diaper? Kakapangan ako lang. So nawala yung trabaho namin ng asawa ko, yung hotel na pinagtrabahuan namin, nag-close. So that's the great opportunity sana na magkapera ako. Kaya lang feeling ko, pera na naging bato pa. Kaya parang down na down ako that time. Pero na-question ko pa nga, bakit kaya ganun? Parang sinakluban ako ng buong mundo. Ganun. Pero hindi ko alam pala na that thing led me to a lot of opportunities. Binigyan ako ng Diyos ng maraming projects, commercial, ABS-CBN, tinanggap ako ng bonggang-bongga, binigyan ako ng project. Hindi pala, yun pala, ito yung na-learn ko. Kung nag-close yung door, na yun, na maliit na door, nag-close for you. Bibigyan kina Lord ng mas malaking door para hindi ka maipit-ipit sa pagpasok mo, dire-diretso ka. Mga kababayan, mga kapamilya, please do support me in my first ever digital concert entitled Sheryn Regis Love United, happening this coming October 23, 2021. And you may buy your tickets from KTX.ph. Once again, KTX.ph. Marami po instruction doon kung how to purchase. Please do buy my tickets. Please support me po. At maraming salamat. At syempre po, makakasama natin ang ating guest performers na si Easy Mill, Kayla Francesca, H-Bomb, TNT Boys, and Froylan Canlas po. Sana po, supportahan niyo po ako October 23, 2021. At sana po ay maramdaman niyo po ang love, inspiration, hope, and healing through that concert.